Yo guys, kumusta? Ako nga ba si Orange? And on today's video guys, i-share ko sa inyo ang 10 things na baka na-miss out nyo sa paglalaro nitong Summoner's War Chronicles. So dito sa video ito, i-share ko sa inyo yung 10 things na yun. Okay, so yeah, wala na patagalin pa. Simulan natin itong video ito, no? Unang-una na baka na-miss out nyo is yung dito sa Trials of Ascension. So, ano yung sinasabi ko, no, is itong special room, no? So, pagpunta nyo dito sa Trial of Ascension na menu, no, is merong special room dito na kumikinang, tapos click mo yan. No? So, pagka-click mo yan, mapupunta kayo sa special room. Okay, so may mga level-level din to, hanggang level 10. Hindi ako masyado sure kung hanggang saan level yan. Pero yan, kung makikita nyo, meron pang entries, 18 entries left. Per day yata, dumalagdag yung entries dyan. No, pero yun nga, dito, maganda makakuha. No, or importante rin to guys, no, kasi merong bigay na mga masterpiece box to na napaka-viable sa atin. No, sa pagpapalakas sa mga skills, no, ganito, ganyan. So, napaka-importante rin dito, guys. Okay, so, kung di nyo alam, i-make sure nyo na daanan nyo tong content na to kasi importante to, guys. And then, next is Exploration Squad. Okay, so, ano yung sinasabi ko? No, so, kada town, no, is meron yan Exploration Captain. Okay, so, pupunta tayo dun sa Exploration Captain. Click nyo lang yung minimap. Tapos, i-click nyo yung Exploration Captain. Tapos pagpunta dito guys, no, is i-click yung explore. And dito kayo pwede makapag-explore, no, depende sa kung anong kailangan yung mineral or materials, no, para pang-craft, pang-processing, no, or what. No, so hindi niyo na kailangan manu-manuhin, no, hindi niyo na kailangan bumaybay ng disyerto, ng forest or what, no, eh dito na lang kayo kasi auto lang to guys. Okay, meron siyang hours lang, no, so meron siyang certain hours na magko-collect yung mga monsters mo, pero puno na kasi ako guys, no, puno na yung ano natin eh. Pero yan, for example, nag-gather ako ng garnet ore, ruby ore, tapos sage leaf. Okay, tapos yung pangatlong exploration squad is babayaran mo yan 3k na ruby or crystals, no, pero sobrang sulit niyan guys, no, kasi lalong-lalo na dito sa game na to is importante rin yung crafting. Okay, so itong content na to is para sa paggather natin ng material sa crafting. So make sure na gawin niyo to araw-araw. Tapos may isa pa akong tip diyan guys, no, wala kasing notification yan pag natapos yung exploration ng inyong mga monsters. So i-click niyo lang dito, nandito yung notifications. No, nandito siya, tapos click nyo lang siya, mag-auto-pat siya doon. Tapos mag-explore na kayo ulit kung anong kailangan yung materials. And then next is bug expansion. Okay, so kung nasa mid to late game na kayo ng story, no, is mararamdaman nyo yan na napupuno na yung backpack nyo. Ngayon, baka ang ginagawa nyo is ito yung binibili nyo. Okay, so in case hindi nyo alam, merong backpack expansion na binibenta dito sa shop. So pagkapunta nyo sa shop, punta lang kayo sa special price, tapos dito makikita nyo na yung bag expansion. So general bag expansion, binili ko na yan. Rune bag expansion package, nagtatalawang isip pa ako kasi medyo mahal yan guys. So 3.6 na crystal yan, no? So medyo nagtatalawang isip pa ako dyan, pero ito sulit to guys. Lalo-lalo na meron tong kasamang account badge, no? Tapos ang dami ng bag expansion niyan, almost 20 yata na slots ang madadagdag sa inyo, or 40, no? So yan, bilhin niyo yan guys, so kasi yun nga, grinding game to, so importante ang backpack sa atin dito. And then next is yung time ng event. Okay, so sa mga field events, no, yung mga extracurricular natin, no, is ito. No, kung makikita niyo guys, no, baka nalilito kayo, alam mo tong bilog na to, ganito, ganyan. Okay, so itong bilog na to is yan yung pinaka-relo, no, in-game. So, paano maintindihan yan guys, no, is kung makikita nyo, andito na yung oras, no, kasi almost magpa-5 na ngayon, no, currently na nire-record ko tong game na to. So, nandito siya. Okay, so totoong relo to guys, gumagalaw. Tapos,
Pagka natutok na siya doon sa mga event is, andun na yung event, ongoing na yung event. So, halimbawa, pag natutok na ito dito, meron niyang finishing contest. Pag nandito na, Pagor of Sokelon Canyon. Tapos, pag nandito na, how to make friends. Tapos, pagka nandito na, fishing contest, so on and so forth. Ngayon, pag tingin ng relos niyan, no, is, para lang kayong tumitingin ng totoong orasan. Okay, para hindi kayo malito. And then, next is, yung account XP. Okay, so paano ba nadadagdagan tong account XP, guys? So nadadagdagan tong account XP is through level up ng inyong character, tapos through level up ng inyong monsters. Okay, kada level ng monsters nyo is tumataas din yung account level. And isa pa, pagka nakakuha kayo ng ano, ng token or account badge, okay, pwede nyo yan ipalit into XP. Ngayon, speaking of account, pagka nag-create kayo ng panibagong summoner, so for example ako, meron akong, nag-create ako ng Kina. Okay, so added extra tip ko lang sa inyo to, guys, ha. So nag-create ako ng Kina, level 25 yan kung makikita nyo. Ngayon, yung mga quest niyan, yung mga main quest, tapos yung area exploration quest, is marereset, no? So ibig sabihin, punta tayo ngayon dito sa character ko. So, ibig sabihin, lahat ng mga rewards dun sa mga main quest, no, and area exploration quest is pwede mo ulit makuha. Okay? So, importante ang alts dito. Lalo-lalo na kung free-to-play ka, katulad ko, no? Pero, yun nga, naiintindihan ko, medyo nakakatamad gawin to kasi matagal yung mga main quest dito, ganito, ganyan. So, pero, wala. No choice tayo. Wala tayong no choice. Kailangan natin gawin to, guys. Okay? So, extra tip ko lang yun sa inyo. And then, next is craftable ang mga essence, no? So, ano ba yung sinasabi kong essence in case na hindi nyo alam or nalilito kayo, no? So, yung essence is yung pang awaken sa mga monsters, no? So yung essence yan is craftable din siya sa cooking, no? Kasi baka mamaya ang inaano niyo lang or pinagtutuunan niyo ng pansin dito sa profession is processing and blacksmith, no? So sa cooking, no, sa cooking ng ina mo, ha, dito is craftable din yung essence. Asan na ba yun? Ito. Yung mga essence is craftable din dito, tapos merong recipe ay materials, 'di ba? So importante rin, importante lahat ng profession, guys. Okay? Importante ng lahat ng profession dito sa game na 'to. And then syempre bukod doon, meron din essence dito sa ano, sa processing. And then next is yung skills ng summoner, no, is nag-iiba-iba yung mga status ailment niya na nabibigay or mga debuff na nabibigay niya sa kalaban mo. No, so for example, itong ice na wand or two-hand staff, no, is meron siyang chance na ma-frozen Nova mo yung kalaban or maging yellow yung kalaban, no? So yan, kung makita nyo CC duration or ma-freeze pala, freeze, okay? Ngayon, pag nagpalit ka ng element, for example, punta tayo sa light, is nag-iiba yung debuff niya, guys. Okay, tapos ang unique pa doon sa light element na staff is dalawa yung charge yung second skill mo. So make sure na tignan yung maigi yung mga debuff, no? Kasi magiging importante rin to sa ano, sa pagka nag-PVP kayo, para alam nyo yung mga gagamitin nyo or yung mga combo ng skills nyo, so on and so forth. And then next is craftable yung mystical scroll. Okay, so ano ba yung mystical scroll? Ito yung pampool dito. Ito, itong mystical summon. Ngayon, yung pang summon dyan, yung mystical scroll is craftable siya. So siya, paano siya makraft? Through alchemy, no? Through alchemy dito siya makakraft, no? Pero high level na alchemy ang kailangan nyo dyan, guys, no? Mga level 6 na alchemy, no? So ganyan magcraft ng mystical scroll. And then next is sa party dungeon and rapture, no? So dito sa rapture is pwede yung ulitin to, no? Ako inuulit ko to ng 5 beses, so pwede yata unlimited to. So di ba merong kayong once per day, no? Meron dito 1 out of 1. Kasi nagamit ko to kasi, guys, no? So, meron yang once per day na may makukuha kayong maraming rewards. Ngayon, yung pag-participate nyo, guys, no? Or yung pag-support nyo kahit wala na kayong entry, wala na kayong ticket para makapag-enter dito, is pwede kayo tumulong, tapos may makukuha pa rin kayong rewards, no? Support rewards ang tawag doon. Tapos,
hindi ako masyado sure, pero mukhang unlimited pwede nyo siyang gawin i-spam. Kasi kapon may quest ako na 5 beses, kailangan mo mag-support, may nakukuha ko. No, so baka unlimited pwede kayo mag-support. And then last but not the least is yung fast travel. No, so ano ba yung sinasabi kong fast travel? So halimbawa, kailangan yung umuwi sa town, no, para mag-repatch, para yung exploration nyo, para ma-renew nyo yung exploration squad nyo. Ngayon, ang gagawin nyo, no, para hindi na, para isang click lang, one click lang, tapos uuwi na kayo. Punta kayo sa minimap, tapos click nyo tong bilog na to, tapos pag-click nyo yan, papupunta na kayo sa nearest town kung nasa ang map kayo. So, depende kung nasa map kayo, doon siya pupunta. Okay? So, yeah, guys, yun naman natapos sa ating video. No? So, sana may natutunan kayo and nagustuhan niya yung video natin ngayon. And kung topic sa pang video to, and di pa kayo nakalikin, subscribe sa YouTube channel. Please, do like and subscribe sa aking YouTube channel. Bumabito sa ganito. Tips and tricks, guides, yon and yon. So, yeah. Maraming salamat sa panonood. And yun. See you guys in my next video, guys. Okay? Peace!